magandang araw mga ka-garden. Ako po muli, si Perfecto Asistio Junior, ang inyong ka-garden. Ngayon po, ang video na ating gagawin ay tungkol sa pagka-transplant ng ating punla na okra. Pero syempre, bago po yun, intro po muna tayo. Pinunla ko siya last February 18 at 21. So supposedly dapat sa March 12 patat sa transplant after 20 days. Pero dahil nga sa ano, napakahiga na siya. So ngayon itatransplant na natin. Ito, yung soil natin, itatransplant mo ito sa pit bottle. Plastic bottle na ginawa natin. Ang lupa naman natin, soil mixture natin na ginamit is yung ordinary clay soil, tapos cow manure, then vermicast, at saka carbonated rice hull. So actually ito recycled na lang itong mga lupa dahil galing sa pinagtaniman natin ng pichay. So since sinarbis na karamihan ng mga pichay, so yun, inipong ko ulit yung lupa at yun ang ginamit ko pagtataniman ulit natin. So ngayon, magpupunla tayo. So ilan na lang ito. Actually marami na akong naipunla sa labas dun sa harap ng bahay. Ngayon yung para sa mga pit bottle na lang to, 10 piraso. So ang pagpupunla, recommended na pagpupunla, pagtransplant ng mga punla natin, mga seedling, is dapat sa late afternoon o mga dapit hapon na, para at least yung halaman natin, yung seedling, is mayroon siyang time para mag-de-stress, or yung pagiging stress ng mga ugat niya dahil mula sa pagka-transplant is makapag-adapt siya doon sa panibagong niyang lugar na pinaglipatan. Best magdamag para kinabukasan, naka-adapt na siya, kahit paano pwede na siya. Pag naarawan siya, hindi na siya basta-basta malalanta. So ngayon po, gagawin natin is maglalagay tayo ng lupa sa ating pit button. So sa paglilipat is ingatan natin na hindi mapuputol yung ugat ng ating seedling. So lakasin na lang natin sa gitna. Mag-anon tayo ng butas. Okay. So, yeah. Okay. So yun. Transplant na tayo ng isa. There, pit bottle. Sa pagtatanim sa pit bottle, kahit hindi mo muna siyang pupunuin, kasi pag tumubo na yung mga halaman natin, ay space pa tayo para maglagay ng
mga pataba, mga natural na pataba natin. Tulad ng mga Yermicas, dumi na kaumanya, so pwede natin siya ipato. Kaya dapat hindi siya ganun kapulo. May iswis ka pa. Okay, so ito na yung pangalawa natin. Thank you.
dalawa na lang. Basta. Okay, so ngayon na po yung bagong transplant natin. Dito lang muna sila sa loob mga 3 araw para mas mabana, hindi sila mabigla. Kapag-adapt muna sila sa init bago sila ma-expose sa direct sunlight. So kung nagustuhan niyo po ang ating video, paki-hit naman po yung like button. At pasoyon na rin po, paki-share po yung ating video para mas marami pa pong makapanood. At mapalaganap po natin organikong paghahalaman sa ating bansa. Muli po, inaanyayahan ko po kayong palawakin natin o palaganapin natin ang organic farming sa ating bansa. Sa pamamagitan po nito, nakasisiguro po tayo na lahat po ng ating mga kinakaing gulay o mga prutas ay safe po para sa ating kalusugan. Dahil sa organikong pamamaraan ng paghahalaman, dito po lahat ng ginagamit ng mga fertilizer o pataba, insecticide, ay puro natural or organic. Wala pong halong kemikal. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. At mabuhay po tayo.